Ayun, pre, kumusta? Good morning, paring June. Ayun, so ngayon, yung araw, pag-usapan natin, no? Yung tatlong klase, paano i-start yung makina ng sasakyan, sabi. Share lang din natin ano yung ating ideya at yung ating diskarte. At experience na rin, syempre, doon sa ating mga tropa na nagtanong. Sabi niya, pre, paano i-start yung makina ng manual transmission, gas or diesel engine? Kasi ibinilin daw iyon sa kanya. Since meron tayong pag-examplean, meron tatlong klase paano i-start yung makina. At maliban doon, merong discard, yun, tatlong diskarte, ano? At meron, maliban doon, may mga dapat tayo isaalang-alang, kailangan i-check, hindi lang basta i-start yung makina. No, unang-una gasolina, check mo gasolina. Ano i-start mo? Wala naman gasolina. Hindi rin na-under 'yon. Check mo, battery, may load ba? Malakas ba boltahe? Baka naman mababa yung boltahe ng baterya, hindi niya rin mapapa-start yung makina, no? So i-check natin yung mga 'yon at yung tatlong diskarte, paano 'yon? Papakita ko sa iyo. Tara, magsimula na tayo. Okay, yung ating example, si Kaloy, Toyota Tamaraw FX Legendary SUV. Sikat ito, panahong 90s at 2000. Ayan, ito sa amin, model 2000. And then, ito yung check, gagawin nating example para doon sa tatlong diskarte, paano i-start up yung engine, ano? Gas or diesel. At yung dapat na i-check bago i-start up yung ating makina. Tara. Okay, pre, check natin battery. May load ba bago i-start yung makina? Meron tayong voltmeter. Check. Okay, 12.4. Malakas yung battery. Para malaman natin, kayang i-start ng battery yung starter. At may start niya yung makina. Next thing, radiator kung merong laman. Hindi tayo mag-check. Okay, so since na-check na rin naman na natin yung ating battery load, meron din namang karga, 12.4. Malakas na yung battery na yon, kayang-kaya niya i-start up yung ating makina, no? Yung ating starter ng ating makina. Next thing is yung gasolina. Para malaman natin, merong gauge naman ito eh. Doon natin titingnan kung meron nga ba siyang laman, no? Pag switch on mo, akit na yung gauge niyan kung may karga siya. At huwag natin kalimutan, pre, mag-i-start tayo ng makina, huwag nyo hayaan may mga bukas na ilaw o kaya may bukas na aircon. Dapat nakapatay, radyo nakapatay hanggat maaari. Na? Mga park light dapat nakapatay. Na? So, ayun, yung ating mga dapat i-check. At yung last thing, ito. Dapat sa manual transmission, make sure na naka-neutral. Kasi siyempre, pag in-start mo yan na naka-primera, gaganon yan. Kakadyot yan. Parang kabayo ka ngayon sa loob ng sakyan. Kakadyot yan, no? Dapat naka-neutral. Yan. Check. Yan. Neutral na siya. Then, try na natin yung gaya ng sinasabi ko kanina, yung tatlong diskarte, pre. Para i-start yung engine is, ako ginagawa ko talaga ito, lalo na kapag matagal na na-standby yung sasakyan ko, is apak muna tayo ng pedal. Yun yung una, apak ka pedal, isa, dalawa, tatlo, bago ka mag-start ng makina. Yun yung una, apak muna sa pedal, 1, 2, 3. Para yung chamber ng carburetor niya magkaroon ng supply at yung supply ng gasolina ready na yon papuntang intake manifold ng ating makina. Once mag-start up tayo, pag firing niya, pag vacuum, higop agad yung gasolina,
possible umistart agad yung makina, no? Yun yung dahilan kung bakit ginagawa ko yon. Apak muna gas pedal 3 times then start. Okay, pangalawa, timingan, no? Timingan naman siya. Pag start mo, sasabayan mo siya ngayon ng apak. No, pag start mo, pag cranking ng makina, sasabayan mo siya. Yun yung second thing. Pangalawang diskarte. At yung isa, ito ay kumbaga regular mo siyang ginagamit, hindi mo siya kailangan apakan ng gas, hindi mo siya kailangan timingan sa cranking niya para mag-start up yung makina, which is start ka lang. One click, start yung makina. Ganun siya, no? So, para siyang nahati sa tatlo, good, better, and best, no? So, yung good, yun, una, better, yung pangalawa, best, yung pangatlo, kasi normally, nag-i-start talaga siya ng maayos at maganda. One click, start na siya. So, testing yun na natin, no? Okay, testing natin. Engine on. Okay, naka-on. Apak muna 3 times. 1, 2, 3. Then, start. Ayun, umandar siya. Apak muna 3 times. 1, 2, 3. Tapos. Minsan nakukuha yan, one click lang. Eh, yung kanina, dalawa. No? Yun yung una, and then yung pangalawa, testing natin. Yung pangalawa naman, pre, yan yung nauna, no? Yung pangalawa, yun yung tatimingan natin yung cranking niya, okay? Engine on. Naka-neutral pa rin, huwag kalimutan. Then, start. Ayun. Pag-start, sabay apak, umandar na yung makina. Yun yung pangalawa. Start, tatimingan mo. Ganun siya. Yun yung pangalawa. At yung pangatlo, normally, okay yung function talaga ng makina. Wala kang gagawing apak sa gas, wala kang gagawing timing sa cranking, at apak sa accelerator. I-start talaga siya ng maayos. No? Ito yung pangatlo. Okay. Engine on. Start up engine. Walang aapak sa pedal. Kung gumagana ba talaga, malalaman natin yan. Yun. Medyo hard start pero one click pa rin naman. So, ayun lang yung ating share ngayong araw. Ano? Diskarte technique, paano i-start yung ating makina. Hinati natin sa tatlong klase. No? Kahit sa ibang sakyan, ginagawa ko rin yon. Mapagas and diesel engine, manual transmission, ginagawa ko po yon. Una, apak muna. Pag matagal na stuck yung sakyan, apak muna sa gas. Isa, dalawa, tatlo, bago i-start. Pangalawa, timingan. Pag-start mo ng cranking niya, pag-start, tatimingan mo ngayon yung apak sa accelerator. Gagana yun siya. Yung pangatlo, good, better, and yung best is ignition on lang, under na siya normally. Kasi nagpa-function yung makina ng maayos. Okay, so yun lang. No? At saka, make sure lagi yung cambio natin naka-neutral. At check nyo yung ating battery kung meron bang load which is 12.3 pataas. Maganda yung baterya. Kaya niyang i-start yung makina. At yung gas, walang laman. Check nyo rin yung bulsa nung may-ari. Baka may panggasolina. Ayan, check nyo yung gas. No? Dapat meron laman. At huwag nyo kalimutan, pan once mag-start kayo ng makina, painitin nyo siya. Mas maganda kung ibabiyahin nyo siya kahit ilang kilometro lang.
para yung battery na nakuha natin dun sa starting niya is ibalik niya sa baterya, mag-charge siya, no? So, ayun lang. Thank you. Salamat sa panonood, tiwala at suporta. See you next video, paring June. Salamat. Kung may katanungan yung ilan, just comment down below. Tingnan natin at para meron tayong mga pagkwentuhan. Ano? Salamat at sa uulitin. See you. God bless. Bye-bye. Kilometers na yung naitakbo sa edad na 23 years old yung ating sasakyan. Tama raw FX. Si Kaloy. Ito, pangalan to si Kaloy. Ha? See you ulit. Bye-bye. God bless po sa lahat.